Hello mga kasisi! So welcome back to my channel. So in this video, I'm going to teach you how to improve your sentence construction for A1 level German language. So, ibig sabihin, nandito ka sa video na to at pinagpatuloy mo dahil gusto mo talagang malaman kung ano yung technique para improve ang inyong sentence construction, lalo-lalo na for A1, okay? So, hindi ka nagkamali dahil tuturo ko talaga sa'yo kung paano ako gumawa ng A1 level sentence. So, nagsisimula pa lang ako. So, hindi ko alam kung magiging applicable sa lahat ito, pero why don't you give a try, okay? So, here's the technique number one, okay? Translate an English song in German. Ito din ay isang strategy nang sa ganun mahasa ang inyong vocabulary, okay? Dito sa kanta na to, pagka na-translate nyo yung simpleng kanta na to, lalo-lalo na yung mga pambata, kasi simple yung mga words nila, napakasimple na mga vocabulary nila. So, pag tin-translate mo sila, marirealize mo, okay, na nag-i-improve ang inyong sentence construction, okay? Okay guys, this is one example na maibibigay ko sa inyo na gagawa natin ng simple German sentence ay ang kanta na Eternal Flame, okay? So, pwede kayong mag-isip kung i-apply nyo itong technique, first technique natin, pwede kayong mag-isip ng kahit anong kanta na gusto nyo i-translate. Wag lang yung masyadong complicated na words kasi A1 pa lang tayo, okay? So, and then, pwede nyo din naman i-apply ito sa B1, then maghanap kayo ng medyo complicated or mahaba-haba na mga sentences, okay? Na mga lyrics para mas ma-enhance nyo lalo or ma-improve nyo lalo ang inyong pag-construct ng German na sentence. So, let's begin. Sulat nyo muna lahat. I-list down nyo muna lahat ng mga verbs na hindi nyo alam, okay? So, for example, sunshines, and then for example, feelings or name, okay? So, increasing the vocabulary is also most important thing when you are learning a language. Any kind of language, vocabulary is very important. So, may second lang talaga yan. Pumapangalawa lang ang grammatic o ang grammar or grammatica sentence, okay? So, say my name in German is Sag meinen Namen, okay? So, kung alam mo na yung verb ng, kung alam mo na meaning ng say in German, and then my name. So, pag sama-samahin mo siya, i-construct mo siya, ibig sabihin Sag meinen Namen, okay? So, next lyrics tayo, sunshine through the rain. Okay, sunshine through the rain is sunshine is Sonnenschein, and then durch is through. And then it's a accusative ang rain, so it then regen, okay? So Sonnenschein durch den Regen, so yun yung magiging German sentence nyo, okay? A whole life so lonely, a whole life so lonely, ein ganzes Leben so einsam, okay? Lonely is einsam, pwede nyo din gawin traurig if you like, sometimes kasi ginagamit nila yung sad or ganon lonely, okay? And then come and ease the pain. So, in German, kung i-formulate nyo talaga siya, undan kommt und linder den Schmerz. O last lyrics tayo, I don't want to lose this feeling. Oh, okay. So, ich möchte dieses Gefühl nicht verlieren. Oh. So, imagine nyo na lang kung gagawin nyo siya every day. Like for example, hindi naman isang buong kanta pwede nyo i-translate nyo, okay? Ano lang siya, imamamaster nyo lang siya kung papaano at kung papaano ba madali or masanay ang inyong utak na mag-translate. So, ang pangalawang technique na ituturo ko sa inyo on how to improve your constructing is German sentence is please don't always use a Google Translate. Bakit? Kasi itong Google Translate ay masyadong general ang kanyang pagta-translate. Minsan mali-mali ang said. Although, helpful talaga siya kung talagang gusto mo magsalita ng German. But then, if you are learning, okay, don't always depend on the Google Translate. I admit, sometimes use the Google Translate kapag ka talaga hirap na hirap ako mag-sulat kapag kausap ko yung in-law ko kasi minsan medyo malalalim yung mga verb niya at hindi ko alam, hindi ko mahanap sa dictionary. So, I will Google Translate the German word into English, okay? Minsan, talagang helpful siya pero please don't depend on the Google Translate. Number three tip, technique that you can use to improve your constructing a German sentence is
make your a daily diary, okay? So, katulad nito, heute habe ich meine Freundin May in Berlin besucht. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Ich habe für sie eine Blume und ein Geschenk mitgebracht, weil sie gestern Geburtstag hatte. Sie war glücklich und hat mir gesagt, dass sie mich vermisst hat. Wir haben Pizza und Steak zum Mittagessen gegessen. Es war sehr voll. Wir haben über die viele Dinge gesprochen. Um 14 Uhr sind wir ins Kino und in die Museen gegangen. Danach gingen wir nach Hause. Ich war sehr glücklich und ich kann unser nächstes Treffen kaum erwarten. So, kung titingnan nyo ay napakasimple lang niya na word, ng mga words, okay? And then the simple sentence, kasi nga tinuturo ko sa inyo is paano nyo mai-improve as an A1 level speaker pa lang, okay? So, kung meron na kayong B1, mas marami na yan, tsaka mahaba at marami na kayong words or yung mga preposition na gagamitin. So, this is only to show you kung paano nyo mai-improve step by step ang inyong pag-construct ng sentence. Kasi hindi naman kayo makakabuo ng isang ganyang simpleng diary kung ni isa dyan na words ay wala kayong alam, di ba? So, for example, is besucht. Ano ba yung besucht? Okay? Besuchen yan. A past tense of the besuchen is besuch or to visit. So, alam niyo, dito mahahasa ang dami grammatic and then your verb and your vocabulary, words, conjugation, past tense, present tense, lahat. Okay? Kung susundin nyo itong mga technique na ituturo ko sa inyo, mamamalayan nyo na lamang na dadagdagan or nai-improve na yung pagko-construct nyo ng sentence. Okay? Hindi man yan expression, okay? Kasi kailangan nyo talaga ng kausap pag nag-expression kayo. Pero at the same time, yung schreiben nyo, mahahasa naman, di ba? Okay, the number 4 tip technique is try to conjugate and make a simple sentence when you learn a new word, okay? So, for example, meron kayong kausap na nag-aaral din ng German, okay? So, nagbigay siya ng word, for example, is kaufen. At hindi nyo alam ibig sabihin ng kaufen, okay? Tandaan mo itong word na to hanggang sa magkaroon ka ng chance na maisulat ito sa isang notebook or pwede mo i-note mo siya sa inyong iPhone or phone. And then, alamin nyo pag uwi nyo ng bahay yung dictionary, ano ba ibig sabihin nito. And then, isulat mo sa notebook, kung for example, kaufen, and then i-conjugate mo siya. What do I mean i-conjugate? Yung ich kaufe, du kaufst, sie es kauft. Alam niyo yun? So, yun conjugated words na siya. This is very helpful na sa ganun, alam mo na ano na susunod na verb kapag ginamit mo ang ich, du, RZS, alam niyo yun? So, hindi na kayo masyadong mahihirapan kapag nag-construct na kayo ng inyong sariling sentence, okay? And then, bigyan nyo rin siya ng, pagkatapos ng conjugation nyo, ay gawan nyo siya ng tigi-isang example. For example, ich kaufe einen Kaffee, du kaufst einen Ball, or the RZS kauft ein Auto. Alam niyo yung simple lang talaga kasi mai-improve niyo, mamamaster niyo na yan later on, yung accusative and nominative, mamamaster niyo yan. And then, at the same time, pati yung conjugation ng mga every verb na matututunan niyo, okay? And the number 5 na maibibigay ko sa inyo how to improve your constructing a German sentence is please, don't afraid to make a mistake, okay? So, kahit ako nandito, hindi ako nahihiya na magkamali pa rin, kahit na nakapasa na ako ng B1. I don't care kung mali-mali yung grammar ko, okay? Kasi kinokorek naman ng ibang mga Germans yan. And then, pagka hindi mo alam yung word, for example, may mag-i-stop ka, for example, ich kaufen kaufst. Do, sasabihin nila man nila yan, kaufe. So, alam mo yun? Yung tatantsahin mo yung hindi ka sigurado. For example, like, ich spiele. Then, sasabihin ng German, ich spiele. So, ibig sabihin nun, yung mistake na yun na nangyari sa'yo nung moment na yun, kapag kan lagi mo siyang sinasabi, okay, pag kinokore ka, yun na magiging way para tatanda siya sa utak mo. Okay? Yung
palagi kong ginagamit na mga technique. Hanggang ngayon, okay? Lagi ko yung ginagamit. So, kung nagustuhan mo tong video na to, maaaring hindi mo pa na-check yung ito. Click this one for the tips. And then this, if you want to improve your expression for exam, then sure that I click this, both of this, okay? So, maraming salamat sa inyo, okay? Please subscribe, hit the like button, and also the notification bell, and then share it with your friends, okay? Maraming salamat. Tschüss!